Sa panahon natin ngayon ay nauuso na ang mga scooter type motorcycle, ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay naiiba sa mga tipikal na motorsiklong palagi mong makikita sa daan. At ang ating tatalakayin ngayon walang iba kundi ang bagong Royal Enfield Hunter 350 2022. Sa headlight pa lang ay ma-appreciate mo na agad ang pagka-classic ng motorsiklo dahil sa pabilog na hugis ng ilaw nito, at ito ang trademark ng isang classic retro bike mula pa noong 19th century. At sa magkabilang bahagi naman ang kanyang turn signals, at ito ay hugis bilog pa rin para mapanatili ang pagka-old school nito. At ang mga ilaw nito magmula headlight, turn signals ay naka-traditional bulb type. At ang kagandahan naman nito ay meron na itong hazard light na nagsisilbing warning sign sa lahat ng mga motoristang makakasabay mo at makakasalubong mo sa daan. At mapunta naman tayo sa kanyang manobela, napakalinis tignan nito dahil ito ay naka-naked handlebar. As is where is, umulan umaraw ay mananatili pa rin itong pogi. At dito sa kanan ay dito matatagpuan ang kulay pulang switch knob selector na may pagka-unikang dating dahil ang hugis nito ay pabilog na parang isang switch knob ng equalizer. At dito sa bandang ibaba naman ang kanyang hazard button, at sa itaas naman matatagpuan ang engine kill switch, at sa gitna naman ang off selector, at sa gawing kaliwa naman ang kanyang electric starter. Ngayon ay susubukan nating i-start ang motorsiklo para marinig natin kung gaano kaganda ang tunog nito. Sound check! At dito naman sa kaliwa ay makikita naman natin dito ang hugis bilog na switch knob na kulay itim. Napaka-unique talaga ng selector nito na parang isang switch knob ng isang oven toaster. At dito ay makikita natin ang kanyang passing light switch, at sa gitna at kaliwa naman ang kanyang high beam at low beam. At sa ibaba naman nito ang turn signal at horn button. At pagdating naman dito sa kanyang instrument panel ay consistent ang pagka-classic approach nito dahil kung mapapansin nyo halos ang design ng parts nito ay nananatiling hugis pabilog. At ang kanyang dashboard ay mayroong pagka-modern design dahil makikita natin dito na ito ay combination ng analog at digital na talaga namang napaka-classic at modern ang dating. At dito ay makikita natin ang digital gear indicator, fuel gauge, clock, odometer, speedometer, trip A at trip B. At mayroon naman itong analog indicators para sa neutral at engine warning. Mapunta naman tayo sa likuran, ang kanyang tail light at turn signals ay hugis bilog din ang appearance. Maa-appreciate mo talaga ang pagka-classic ng motorsiklo dahil sa preserved old school design ng mga ilaw nito. At ang mga turn signals ay naka-bulb type, habang ang tail light naman ay bukod tanging naka-LED para mas visible kahit tanghaling tapat. At dito naman sa bandang dulo ng upuan ay kapansin-pansin na meron na itong grab bar, meaning ang classic bike na ito ay talagang moderno na ang design dahil naglagay na sila ng integrated grab bar para sa iyong angkas. Kaya perfect ang motorsiklong ito para sa couple at magpartner. Usually kasi ang mga classic bike ay nakadesenyo lamang para sa solo rider. At ang kanyang upuan ay very attractive tignan na talaga namang pang-modern classic ang datingan. At ang kagandahan nito ay napakalambot na din ng kanyang upuan dahil ito ay built out of strong cotton. At water resistant na din at anti-scratch ito dahil sa ginamit na durable matte finish cover, at napakatibay din ng pagkakatahi ng kanyang seat cover. At dito naman ay nananatili pa din ang pagka-old school presentation ng motorsiklo dahil ang takip na ito ay ang nagsisilbing kanyang overall body cover. Yes! Dahil ang classic bike especially ay almost naked at body frame na lahat ang iyong makikita, kaya pang matagalan talaga ang disenyo nito dahil umulan man o umaraw ay wala itong plastic body cover na masisira paglipas ng panahon. At ang kanya namang fuel tank ay napakabrusko ng dating, sakto lang ang laki at pahaba ang hugis na nagsisilbing trademark ng mga classic bike dahil sa bulky at pabilog nitong disenyo na nagbibigay ng classic approach para sa kanyang physical appearance. At mayroon nitong fuel tank capacity na 13 liters at mayroon naman itong oil capacity na 2.5 liters at mayroon naman itong mileage na 36 km per liter, at ang top speed naman nito ay around 132 km per hour. At pagdating naman sa kanyang engine ay painted ito ng black color matte finish para ma-achieve nito ang pagiging impressive while preserving the classic looks of the motorcycle. At meron na din itong engine crash guard na nagsisilbing protection para maiwasang magasgas at masira ang makina.
At ang engine ng motorsiklong ito ay nakakapag-provide ng maximum power na 20.2 HP at 6,100 RPM. At mayroon naman itong maximum torque na 27 Nm at 4,000 RPM. Para naman sa kanyang engine dimensions, ito ay mayroong bore na 72 mm, may stroke na 85.8 mm, at mayroon naman itong compression ratio na 9.5:1. At agaw pansin din ang kanyang tambutso na parang isang 45 caliber bullet na may butas sa gitna. At painted din ito ng matte black finish at mayroon na din itong heat guard protection. Napakasimple lang pero napakaastig ng impression ng kanyang exhaust pipe. Pagdating naman sa suspension sa harapan, ito ay naka 41mm telescopic fork at meron na itong rubberized cover protection. At meron na din itong lights reflector sa magkabila ang bahagi para mas maging visible sa daan pag sapit ng gabi. At sa likuran naman, ito ay mayroong twin tube emulsion shock absorber with 6-step adjustable preload. Pwede mo itong i-adjust depende sa taas na gusto mo kung medyo di ka pinalad sa height. At pwede mo din itong i-adjust depende sa road conditions para maging mas flexible ito at mas komportable ka sa pagmamaneho. Ang Hunter 350 ay mayroong 349 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, fuel injected, 4-stroke, 4 valves, at mayroon itong cooling system na kombinasyon ng oil at air-cooled. Sa pamamagitan ng langis ay nire-reduce nito ang init sa loob ng makina at sa pamamagitan naman ng hangin ay pinapababa nito ang init sa labas ng makina. Sa pamamagitan ng oil at air-cooled cooling system combination ay minimaintain nito ang tamang temperaturang kinakailangan ng makina para mapanatili itong nasa magandang kondisyon, mapalong rides man or traffic situations. Pag-usapan naman natin ang braking system sa harapan, ito ay mayroong 300mm hydraulic dual piston single disc at sa likuran naman ay mayroon itong 270mm hydraulic single piston single disc at ang kagandahan nito ay equipped with dual channel ABS. Ang anti-lock braking system ay isang advanced safety features ng motorsiklong ito at ito ay nakakapagbigay ng smooth stopping power sa pamamagitan ng robotic programmable sensor ay minamatsyagan nito ang pag-ikot ng mga gulong 100 times per second upang maibigay nito ang accurate braking power na kinakailangan ng motorsiklo kapag ikaw ay hihinto. Kaya ang Royal Enfield Hunter 350 ay napaka-safe imaneho dahil sa taglay nitong braking power. At ang kagandahan nito ay meron na din itong USB charging port. Napaka-modern na talaga ng classic bike na ito dahil pwede ka nang mag-charge ng mobile phones at action camera. Kaya ito ay malaking bagay para sa isang rider pagdating sa long endurance driving. Dahil hindi ka na mangangambang baka malobat ang dala mong cellphone habang ginagamit mo ang GPS. Mapunta naman tayo sa mga sukat ng gulong sa harapan, ito ay mayroong 110x70-17 at sa likuran naman, ito ay mayroong 140x70-17 at ang mga gulong neto magmula harap at likod ay naka-tubeless na lahat. At pagdating naman sa body dimensions, ito ay may habang 2,055mm, may lapad na 800mm, may taas na 1,055mm at mayroon naman itong wheelbase na 1,370mm, may ground clearance na 150mm at mayroon naman itong seat height na 800mm. At ang motorsiklong ito ay mayroong 5-speed manual transmission. Ngayon ay dito na magtatapos ang video na ito at kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mong mauna pagdating sa latest updates ng mga bagong motorsiklo ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga latest videos na i-upload ko anytime.